Tony, Carmina, good morning. Sa loob nga ng kulang isang oras, bandang alas 10 ng umaga, nakatakdang humarap ang mga opisyal ng Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines sa House Committee on Transportation. Yan ay para magsagawa ng briefing at ilatag ang update kaugnay ng aberya sa air traffic system noong bagong taon na nakaapekto sa daan-daang flights at libu-libong pasaherong papunta at paalis ng NAIA. Kasama sa mga inimbita ng komite ang mga pinuno ng DOTR, CAAP, Civil Aeronautics Board at Manila International Airport Authority. Inabisuhan din ng komite ang Department of Budget and Management, Bureau of Treasury, Department of Trade and Industry at Commission on Audit na magpadala ng kinatawan ngayong umaga. Sa ngayon, nakita na natin dito ang Undersecretary para sa Aviation at Airports ng DOTR na si Yusek Roberto Lim at inaasahan din na darating si Secretary Jaime Bautista. Ayon sa chairman ng komite na si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, nais muna nilang malaman mula sa briefing ngayong araw kung ano nga ba talaga yung ugat ng nangyaring aberya. May problema ba sa equipment? Sa maintenance ba nagkulang o kung may iba pang dahilan? Inaasahan ni Acop na sa pagbabalik ng Kongreso mula recess, isasagawa ang aktwal na investigasyon ng kamera sa insidente. Nauna nang sinabi ng DOTR na nagkaroon ng problema sa power supply ang air traffic management system nito matapos pumalya ang uninterruptible power supply nito. Tiniyak ng CAAP na walang itatagong impormasyon sa mga dadaluhang pagdinig dito sa Kamara at maging sa Senado. Nauna na rin sinabi ni CAAP Director General Manuel Tamayo na hindi lumalabas sa initial investigation nila ang pananabotahe pero bukasan niya sila sa anumang anggulo. Siniguro rin ng CAAP na regular ang pagpapanatili ng air management system kahit limitado anito ang pondo. Tony, balik sa'yo. Yan, kita mo partner, ang daming pinatawag, pati Bureau of Treasury. Ano daw ba kaugnayan ng Bureau of Treasury sa airport, Vivian? May paliwanag daw ba yung komite? Hindi pa ipinaliwanag doon sa mga inilabas na press releases, no? Pero isa kasi sa mga tinitingnan kung na-allocatean ba siguro ng sapat na pondo itong maintenance nitong uninterruptible power supply, kung bakit pumalya, 'di ba? Kung sapat ba yung pondong inilaan para rito or kung napapanahon na ba para i-upgrade talaga ito, magkano ang kakailanganin, kung may sapat na pondo, maaaring iyan yung dahilan, no? Kaya inibita rin itong Department of Budget and Management. Ano yung pondong pinag-uusapan dati? Was it 13 billion? Na di umano, syempre, nilaan para sa pagpapaganda ng facilities ng airport. Pero ang naging allegation, baka daw ito ay nalihis at napunta lang sa beautification, di ba? Yun nga yung isa sa mga ano rin, no, tinitingnan kung yun bang 13 billion na supposedly ay para sa backup equipment, ng equipment air traffic upgrade control system. So, napunta sa cosmetic projects. Nauna na itong i-deny, no, nitong si former Transportation Secretary Tugade at maging ni former MIAA General Manager Edmond Real, hindi raw ito totoo. Pero kung mapapansin mo, Tony, no, sa guest list ngayong araw, wala pang inimbita ng mga former officials ng MIAA, DOTR, puro incumbent pa lang na officials. Kasi nga, sabi ni Representative Acop, sa ngayon, ang gusto muna nilang i-establish and on the record ay kung ano ba talaga yung naging ugat nito at saka palang magkakaroon ng talagang investigasyon pagbabalik ng Senado ng Kongreso, no, from recess. So that's on January 23. Pero alam mo, Viv, tsaka partner, baka nga hindi na kinakailangan nan ngayon ha na patawagin yung ibang mga former officials. Kasi yung karamihan ng nasa CAAP ngayon ay siyang nandun din dati. Nag-iba-iba holdover lang ng capacity, ng posisyon. Yan din ang sinasabi ni dating Undersecretary Ochi Tuason eh. Na, kayo din yung dating nandyan eh. So bakit hindi nyo alam? Yan yung mga ibang allegation na sinasabi nung mga nakaraang opisyal ng nakaraang administrasyon, Viv. So, go ahead.
Oh, that's true. Pero kasi sa Senate, parang nabanggit ni Senator Grace Poe ng Committee on Transportation naman sa Senate, parang plano nilang ibitahin yung mga, for example, si Secretary Tugade, ganyan. Pero, yeah, yun nga, malalaman din natin kung mamaya dun sa daloy ng pagdinig, eh, yeah, mababanggit na rin, no, kung saan ba napunta talaga itong mga nakalaang pondo para sa upgrade ng air traffic management system. Alright. Sige. Ano oras magsustart yun, Viv? At 10 a.m. yung schedule, Tony. So that's in 38 minutes. Okay. Oh, meron yan sa YouTube, no? Para dun sa mga gustong manood. Sa actually, sa official Facebook page ng House of Representatives, naka-livestream ito. Dapat nga i-livestream nila yan doon sa mga monitor sa airport, Viv. Baka kabahan yung mga lilipad. Para habang naghihintay ka ng flight mo, di ba, tumataas yung presyon mo sa mga naririnig mo. Vivian Gulia, thank you so much, Viv.